lahat sila may point. Okay, lahat sila may point. Pero sadyang yung pride lang talaga ay hindi nagle-level. Okay, hindi nagle-level. Pero this is a rap game. Rap game to. Okay, kung magrambulan man sila hanggang tingin lang ako. Hanggang tingin lang tayo. Okay? Kung merong mali, edi mali. Kung may tama, edi tama. Yun lang yun. So, continue tayo. So, welcome back again mga Kalisto. It's me, your action girl, Orange Bag. At alam nyo nang gagawin ko. So, magre-reaction video tayo ulit ngayon. Ito ay kanta na nilabas sa channel ng Salbakuta. Ang title nito ay Pusang Ligaw. Okay? So, ang kumanta nito ay si Bastee, si ESKAPO, at si Outraw. Okay? Sa lahat po na may gusto magpa-reaction video sa akin, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin ko po ng paraan para po may sagawa ang gusto ninyong reaction video. Okay? So, let's do this! Ito na naman ay isang diss track, okay? Kasi sa beat pa lang, meron na naman silang ikikwentong kasamaan ng isang tao. Kasi ito naman talaga pag meron kang sa mga horror movies, 'di ba? Guys, sa mga horror movies, 'di ba? Wala namang entrada ng mga bad guys na jolly ang music. Ano 'yon? Parang ano 'yon? Papatayin na kita. Ganon. Ano kasi Chucky? Si Chucky nga. I know. I am not your playmate. Ganon. I am not your playmate. 'Di ba? Ganon yung boses ni Chucky. Yung ano? It's playtime. Playtime ba 'yon? Basta 'yun yung dal na may sayawa. Okay, may sayawa siya. Okay, so Pusang Ligaw beat. It's scary. It is like people who have a brain gather around. Meron kaming sasabihin. Meron akong kwento. Ganon. So, continue tayo. Si Basti, napaka-fresh ko, bagong ligo. Lahat ng lyrics nyo panes, ang baho, amoy ligo. Bugot ka sa akin, crazy bone, ikaw si Migo. Tangin na ka kung bumanag ka pa na ikapeng kay like Pinoy Aquino. Sarap gumera, ginagawa ko tong buffet. Binibihit ko mga jejemon sa kwarto, dinidisplay. And I will play, motherfucker. Okay, lyrics likewise. So, meron siyang unang binitawan dito. Fresh siya, siya si Bastee. Okay? So, yung sinasabi niya dito na yung mga lyrics niyo ay mababaho. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tipong, yun yung palagi kong sinasabi na mabasta mag-rhyme lang ay pwede na. Okay? Sa kanila, hindi po pwede. Kasi sa era nung panahon ng 80s, 90s, yung mga kanta talaga tumatatak. Yung mga kanta talaga, klaro. Yung hindi na, ganon. Walang ganon. Dati, walang-wala. Okay? Basta, ang punto ko doon ay, yung mga 80s, 90s na mga music, klaro yung lyrics. Hindi na basta mag-rhyme lang ay pwede na. So, continue. Yo, shop, call me Eminem. Mabaib ako ngayon, di ko ba ginagamit ang tinagong adrenaline? Hindi ko mag-gets pag-i-explain. Kapag ayaw nag-battle, dami pati pamilya. Tapos shake hands na lang after, motherfucker. It doesn't make sense, ang bobo hanggang sa dulo. Yung tipong siniraan mo yung buong pamilya, tapos pag pumalag ka, shake hands na lang, okay na. Kumbaga magsusorry ka na lang, okay na. Para saan pa? Kumbaga binaboy mo yung pamilya ng tao, tapos biglang nagsorry ka, nag-apologize ka, tapos okay na. Yun na yun. Sinira mo na yung buhay ng tao, tapos shake hands lang yung may offer mo. No! No way! Sa akin yan, hindi po pwedeng ganun. Ano, kung, eto guys ah, mayroon nga sabihan, kung lahat nadadaan sa sorry, kung lahat nadadaan talaga sa sorry, eh bakit pa nagkaroon ng batas, bakit pa nagkaroon ng pulis? Yung sorry, eh para lang siyan sa mga hindi sinadya. Yung tipong nakasagi ka ng isang beses, tas nag-sorry ka, tas hindi mo na inulit, yun, pwede pa yun. Pero yung tipong paulit-ulit na sinasagi, 10 times, ano yun? Pinoprovoke mo na yung tao doon. Tapos,
mandadamay ka pa ng pamilya ng may pamilya, sisiraan mo, tapos pag pumalag yung pamilya yun, shake hands na lang. So, continue tayo. Silbe ang buhay mo, ang karma mo, di lang yaboy tulong. Aba doon siya naging tanga, aba doon ako napamura, buti na lang may social. Oh my gosh, siya na naman ulit. Siya na naman ang pinatatamaan dito. At meron pang, ito ay may two meaning, okay? Si Tulo at siya si Abadoon na lang. Abadoon na lang, di ba? Name yon ng isang battle MC or rap artist. Pero na-compose nila as a sentence na pwedeng isegue sa iba. Okay, isegue natin sa iba. Pwede natin papunta sa kanan, pwede papunta sa kaliwa. So, what I'm trying to say, piniplay nila yung masasabi kong batas for slander, batas for cyberbullying. Okay, piniplay nila. Okay, so, explanation. Bakit mo binanggit yung pangalan ko? Abay, bakit? Meron ba akong sinabing pangalan doon? Sinabi ko lang naman, aba doon na lang kayo, 'di ba? Bakit yung aba doon na lang kayo yung ba yung pangalan mo? Hindi naman, 'di ba? So pinili nila yung pupwedeng, kumbaga sinisegue nila, okay? Yung tipong kahit obvious na talaga, hindi pa sila aamin in the way na pupwede nilang laruin. Yung mga sinabi kong slander, cyberbullying, pwede na lang laruin, okay? So, continue tayo. Yan kasi yung mahirap pag may screen name ka talaga. Yun yung pinakamahirap kasi pwede mong laruin, pwede mo ring, gawing katatawanan, mga ganun, yung may mga alias, ganun. Kahit mga alias lang, pwede yung gamitin. At hindi ka pa rin makakakos ng any civil crime doon. So, kapal ng mukha ko parang attorney. So, continue. Social media at nabuhay mga daga, imitation lang kayo pang YouTube lang kasi pakitahan mo nga kami kung meron ba kayo platinum na plaki para to sa inyo. Pakitaan nyo nga kami kung meron yung platinum na plaki. Well, tama nga naman, okay? Ngayon guys ay nagbe-base na lang talaga sa mga views, subscriber, wala na yung tipong kagaya ng dati na as in may tropeyo ka, may plake ka talaga na pinag-ahawakan. Ngayon ay puro na lang views. Well, wala tayong magagawa kasi ngayon ay may YouTube at doon kumikita mostly lahat ng mga artista, basta mga personalities, okay? Kahit anong klaseng personality ka pa, kahit anong talent ka pa, doon naman talaga kumikita. Pero kung yun yung pagbabatayan mo na ngayon ng mga music ng OPM or mga original Filipino music, kumbaga, ay baga, kumbaga, ganun yung mangyayari. Kasi, obviously, views na lang eh. Views na lang yung tinitingnan and subscriber. Wala nang iba, yun na lang talaga. The more views you have, the more subscriber you have, the happier you are. Bakit? Kasi dun naman kasi may pera. Pero sa una pa lang, sa simula 80s, 90s, ganun, pag meron kang plaka, may platinum award ka talaga, yun yung masasabi mong kahit walang social media, kahit walang platform na yan, kakayanin mong mag-survive. Okay, so continue tayo. Arap mang gulpe ng mga putang ina. Asa na kayo ngayon, wala bang lilitaw? Takot sa mga aso, mga pusang ligaw. Para to sa inyo, sa kanya, sa kanila. Ang sarap mang gulpe. Takot sa mga aso, mga pusang ligaw. So, well, ito yung naobserbahan ko guys. Siguro dahil hindi sila naglalabas ng diss pack sa mga nagdi-diss sa kanila. Kasi nakakontrata in the sense na hindi sila po pwedeng maglabas ng kahit anong music na hindi related or within the contract. Po pwedeng ganun. So, hindi ko alam kasi hindi naman ako sa management nila. Hindi ko rin alam. Siguro, wala lang talaga silang maibatong. Pero, come to think of it,
Okay, kung rap game, it's only a game. Kumbaga, laro lang to. Mapikon ay talo sa rap game. Yun yung totoo. Mapikon ay talo. Kung hindi ka makapag-disback, gigit-gitin ka pa talaga nila. Okay? So, siguro, tinatapos lang siguro ng kabilang kampo yung kontrata nila bago sila pumalag. Kasi pag may kontrata ka talaga, hindi ka po pwedeng palag ka lang ng palag. Kasi matatawag yun na bridge of contract kung meron man. So, continue tayo. Konti ng mga putang ina, so ganun na lang yun. Bakit di makapalag? Narinig mong first verse, si Bastee ang naglapag. Okay, class, makinig para to kay Mr. Universe, na imbis mag-drive-thru, nag-clutch and brake, sabay reverse ang utak. Na-stack ka po, baka na magsabog. Di ka kompleto, rekado, kinulang ka pa sa sahog. Huwag kang feeling bantog at talitalinuhan. Sinong niloko mo, kami pa bang mga datihan? Aral lang ng aral, ayaw mo bang magtapos? Ano bang sinisinghot mo? Pinato yung dalbos. Balita ko, ikaw ang hari ng tuog mo, lodon. Tatumutog malang panisindihan ang damo don. Hindi nga nagre-reklamo yung mga hiniraman. Ikaw lang ang unggoy na pinagtatawanan. Lahat daw ay bago at walang luma sa Pinas noong bat. Ay, kilala ko na kung sino tong sinasabi nila na Mr. Universe. Ay, sounds like you know what I'm trying to say, guys. Alam mo yung katagang sampalin kaya kita na 1,000 na tigpipiso, di ba? So alam niyo na yung ibig kong sabihin ko. So ibig sabihin, sumusunod talaga ako kung sino-sino sila, okay? Well, hindi ko, honestly, guys, well, idol ko siya, okay? Idol ko yung battle MC na to. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi, oh, it comes to worse, nakulong siya, ganon. Pero, bumalik siya, hinarap niya as a man kung anong man ang nangyari sa kanya. Ilabas natin yung kanta dito muna. Itong munang frame na to. Huwag muna yung kanta. Itong munang frame na to, ha? Idol ko siya kasi bumangon siya. Lumaban ulit. Okay, sa laro ng music industry, lumaban siya ulit. Mayroon siyang YouTube channel. Follower niya ako. Yun sa universidad, ganun. Follower niya ako. Naiintindihan ko yan. At naiintindihan ko siya. Na-admire na ako sa taong to, honestly. Na-admire ako sa taong to kasi, oo, pinagsakluban na siya ng langit at lupa nung nahuli siya or nakulong siya. Pero, na-idolize ko siya kasi sa talent niya at hindi sa paghuli sa kanya. Hindi yon, ilabas natin yon. Kunin natin yung magandang character ng taong to. Ako, ilabas natin yung kanta dito, ha. Wala naman kasi kanta nila yan. Wala akong masasabing ano, masasabing off yan kasi sila iba yung perspective nila sa perspective ko sa taong ina-idolize ko. Oo, sabihin natin, maraming nagsasabing addict siya. Maraming nagsasabing addict siya. Pero ako, hindi ko yan nakikita. Kasi nakikita ko yung talent ng tao, eh. Oo, sabihin natin, nagkamali siya. Walang masama. Lahat ng tao nagkakamali. Kahit ako, nagkakamali tayong lahat, okay? Walang masama doon. Pero yung gusto ko lang sa taong itong ina-idolize ko kasi bumalik siya at bumangon. Hinarap niya yung mga consequence kung anong man yung nangyari. Hinarap niya ng buong buo yung hindi pakitang tao. Buong buo kasi siya na yun, eh. Siya na yung pinag-uusapan. Future na ng family niya kasi he's the man of the family. Okay, at ang swerte niya kasi may umalalay sa kanya. I hope you could make it through at matapos na yung kaso na yan para makarinig kami ng magagandang music mo ulit. At sa family mo, gabayan ka sana ni Lord. At idol pa rin kita. Ako yung masasabi kong hindi ko tinitingnan yung sama ng tao, tinitingnan ko yung kabutihan din ng tao. Baka siguro veche ng yung gatas at ang mga fans mo na lungkot na dismaya at ang mga pundasyon na tuwa na diskita. Para to sa inyo, sa kanya, sa kanila, ang sarap mang gulpe na mga putang ina. Asa na kayo ngayon? So wala bang lilitaw? Takot sa mga aso, mga pusang ligaw. Para to sa inyo, sa kanya, sa kanila, ang sarap mang gulpe na mga putang ina. So ganun na lang yon, bakit di na... Siguro yung ibig sabihin nila dito, ang sarap mang gulpe na mga
PA, 'di ba? Kung bully, kung mga walang sina, walang mga binatbat, yung puro hangin lang. Oo naman talaga. Masarap manggulpe kahit ako. Masarap manampal lalo na kung yung sasampalin mo ay yung bida-bida. Okay? Ilabas natin yung idol ko dito. Dito tayo sa kanta. Okay? Ilabas natin siya dito. Okay? So, yung makanta, masarap talaga manggulpe, lalo na kung bida-bida. Yung tipong akala nila, hindi ka papalag, pero pag pinalagan mo talaga, eh, titiklop pa lang sila. Okay? So, continue tayo. Kapalag, narinig mo second verse, si Eskapo ang naglabas. Mga nakakade, ng asong nakawala sa pagkatali, at palapit, na sinusundan ng amoy na makakarni. Double dead, puta puro amba, puro banta. Hindi naman nagsipalag nung binato ng tae sa mukha. Walang accepted, kay may life best. Killer dog infested, takbo mga batang it's my chick. Puro kayo mga pek-pek boy tinta, salsal pa, kala mo ba, astig ka? Yo, kikiligin ka talaga kapag tinatag kita ng tingga. Ano na ikaw na, pagkatapos ma... Kikiligin ka talaga pag tinatag kita ng tingga. Alam mo na pag binarel, gumagano sa TV, di ba? Yung parang na-electric or na-electrical something, ganun. So, yun yung ibig sabihin. So, tatagtarin ka nila ng kanta. Okay? Well, I don't think so. Kasi pag kinanti mo rin kasi yung mga to eh. Nakakatakot din kasing kantiin ng mga to eh. Hindi din kasi sila basta-basta eh. Well, sabihin natin, they have good side. Pero wag mong gigisingin ng bad side. Okay? Kasi magsisuicide ka. Okay? O kaya hindi lang suicide, homicide ka. Okay, continue. Amo na, biglang tatakpan dalawang tenga, sabay teka mo na. Tanginan siya gabo brad, tagapagtanggol ng mumble rap. Kahit sama-sama pa kayo, nang kosa mong nana at psycho ha. Pinupulong ang alulong ng mga aso, umuungol na wala makasabay sa pagkahol. Sinasaluduhan ang... Kilala mo yung mga pinabanggit nito eh. Pero hindi lang natin pwedeng sabihin kung sino. Kasi baka mamaya, imbis na sila yung impit, ako yung madali. Pero... Okay, sige. Siguro hate talaga nila. Well, honestly, kahit ako naman, hate ko yung mumble rapping. Kasi I love music. Ay, sabihin na lang natin, I appreciate all talents in music. Okay? Wag, hindi ako magpapaka-plastic, okay? I appreciate all talents of music. Kahit ka pa beatmaker ka lang daw, excuse me, hindi mabubuo ang isang kanta pag walang beatmaker. At sila ang pinaka nagbibigay ng saya, lungkot sa isang kanta, isang beatmaker, okay? So, continue tayo. Magalang pero sa loro na to, kami ang may control. Huling tanto sa mga tanso, ang hiniwalay ko sa basyo. Ipangangalso ko sa bungangang di pa natuto ng leksyon. Para to sa inyo, sa kanya, sa kanila. Ang sarap ang gulpe na mga putangina. Asa na kayo ngayon, wala pang ilitaw. Takot sa mga aso, mga pusang ligaw. Sa kanya, sa kanila. Ang sarap ang gulpe na mga putangina. So gano'n na lang yun, bakit di makapalag? Narinig mong Terfay, Outraw ang naglabas. Para to sa inyo, sa kanya, sa kanila. Ang sarap ang gulpe ng mga putangina. Asa na kayo ngayon, wala bang lilitaw? Takot sa mga aso, mga pusang ligaw. Para to sa inyo, sa kanya, sa kanila. Ang sarap ang gulpe ng mga putangina. Asa na kayo ngayon, so wala bang lilitaw? Takot sa mga aso, mga pusang ligaw. Okay guys, so I hope you like my reaction video. At kung nagustuhan ninyo ang reaction video na to, thumbs up. Kung hindi naman, thumbs down. Kung hindi talaga, pwede kang mag-comment dyan sa aking comment box. Wala akong pakialam. So this is Orange Bag and bye!